Mga ka-taxpayer kong minamahal, exercise nyo yung right nyo. Exercise nyo yung right nyo na i-share yung video ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak. Baka meron silang mga kaibigan at kakilala rin, kumare, kumpare, ginagawa ho itong flipping o yung tinatawag na flippers and land buyers. Yan ho yung ating i-discuss sa araw na to. Karuktong ho ito ng ating na-discuss na realtors and agents. Kung hindi nyo pa nakikita ho yung video yan, paki-watch nyo naman po. So, na-discuss ko itong mga letters na to. D is for developer, R is for realtor, A is for agent, O is for owner, F for flipper, and B for buyer. So, in-explain ko rin yung mga relationship niyan. Kung kailangan ho ninyo ng mas malalim na kaisipan para ho dyan, pwede ho ninyong again, puntahan ho nitong realtors and agent video. So, pumunta na kagad ho tayo doon ho sa pinaka-importanting problema. Ito pong problemang kinakaharap ngayon ng mga flippers. Yan. Ang flipper ho kasi, ito yung mga malalakas na loob na negosyante. Walang puhunan o napakaliit na puhunan. Kakausapin ho yung owner. Ayan, yung owner. Ibig sabihin, may-ari ho ng lupa. At sasabihin, sige, babayaran ko yung lupa mo for a period of 2 years or 3 years. 100 million yan, ito muna 2 million. Ito muna 5 million. Hayaan mo kung ibenta yan within 2 years, bayad ka. Pero ito yung transaction. Ayun. Papaliwanag ko sa inyo, baka gusto nyo rin ng ganitong hanap buhay. Magandang hanap buhay ho ito. Para ho, sa pamilya nyo, pwedeng-pwede to. Kaya lang ho, may problema itong ginagawa ng ating mga flippers. Ang flippers ho, pwedeng realtor ho yan, pwedeng ahente, malalakas na loob, pwede ding developer. Pero tawagin natin silang flipper kasi piniplip nila yung property. So ang kwento ho, ganito. Itong mga flipper ay kukontak ho yan ng owner na may property, malaking tract of land, sabihin natin mga 10 hectares. So, magde-deposit lang ho yan, halimbawa ng 2 million, ang halaga ng property is 100 million. So, i-divide-divide nila, sa subdivide nila, subdivide yung property at i-retail nila. Yan, retail. Oh, ito rin, ang tawag dito, wholesale eh. So, binenta lang sa isang tao yung 100 million worth of property. So, ngayon, ang ginagawa nito mga flippers na to, i-retail ng maliliit. For example, 100 square meter yung isang property at ipabebenta ho yan sa kanyang mga ahente. Ayan. Usually, may mga ahente ho sila, mga 5,000 ahente ho yan, yung mga flippers na to. So, itong mga ahente to, ang nagbibigay ng commission yan, at usually yan, 10% commission ang ibinibigay ng mga flippers. Malaki ho yan, 10% commission. Eh kung ibinenta ho yung property na 5 million, of course, times 10% yan is ang kinikita ho niyan is mga 500,000. Itong ating ahente. Sinong hindi matutuwa sa 500,000? So maraming ahente na nag-a-apply ng ahente kasi isang beses ka lang makabenta. Yung pangangailangan mo sa loob ng isang taon, 500,000 sobra-sobra na, mas mataas pa sa minimum wage. Kaya maraming nag-aahente ng lupa. So, mag-ingat-ingat ho kayo kasi baka mali ho yung practice na ginagawa ng inyong mga flippers. At gusto ko sanang ipaalam sa inyong mga flippers, sa inyong mga ahente ng lupa, mga realtors, nakatitig, nakamasid ang BIR po sa inyo at ang ino-audit ho nila ang plano. Sa aking pagkakarinig ay pupunta po sila ng 10 years backward para malaman kung kayo po ay nagbabayad ng buwis, tamang buwis. O ganito po nangyayari sa mga flippers, mga owners, bago ho kayo makipag-usap sa flipper, pwede ba kumonsulta muna kayo sa mga tax expert? O, sa mga tax specialista, kahit hindi ako, yung mga tax specialista na nandiyan,
whether kabahagi ng grupo ko o hindi, mag-due diligence muna ho kayo. Due diligence test ang tawag ho dyan. So, ganito po yung nangyayari, mga ka-taxpayer kong minamahal. Itong si Flipper nga, kukumbinsihin si owner na okay, gastos ko lahat sa subdivide ko yung iyong property, subdivide. Pero ganito gagawin ko. Imbis na itatransfer mo yung property sa akin, magiging pangalan ng TCT ay yung Flipper, hindi. Gagawa tayo ng 100, sabihin natin, 1,000 TCT na kapangaran pa rin sa'yo. Siyempre, matutuwa yung owner. Hindi nawawala yung pangalan niya dun sa TCT. Dati, TCT number 1 lang siya, iisa. Ngayon, magkakaroon siya ng TCT, 1,000 na. O, di tuwa pa rin, sa kanya pa rin yun, di ba? Kaya lang, kada benta, gagawa ng deed of absolute sale o yung tinatawag nating DOAS. Yan. Between yung owner ng lupa at saka yung buyer. Yan. Okay, silang dalawa ang gagawa. Ito at ito. So, wala ngayon sa picture itong dalawang to. Silang dalawa nagbenta. Okay. At pag nagbenta sila, ang binabayad lang nilang tax is capital gains tax, which is 6%. Since ito po ay nagbebenta ng 1,000 TCT, hindi ho yan subject sa capital gains tax. Okay? Capital gains tax, hindi subject. Subject ho yan sa 12% VAT, 5% expanded withholding tax at regular income tax ito. Ang dali naman kasing hulihin, tama naman ang BIR, isang RDO lang naman yan. Kasi kung 1,000 ho yung property, yung TCT, isang RDO lang ho yan pinupuntahan kung saan located yung property ni owner. Walang problem kay buyer. To ang problem, yung pera hindi naman directly napunta dito. Yung pera binigay sa ahente, yung ahente binigay sa Flipper. So lahat ng pera na kay Flipper. So ito naman si Flipper, ibabayad niya lang. Kung halimbawa na pag-usapan nila 100 million lang ito at nabenta yung 1,000 TCTs ng 1 billion, edi may kita si Flipper ng 900 million. For example lang yung sample. Yung 900 million na kinita ni Flipper, hindi ho dineclare ni Flipper sa taxation. Kasi wala naman siyang i-declare. Wala siyang sale. Hindi siya gumawa ng DOAS o Deed of Absolute Sale. Mali ho yun. Tax evasion ho yun. So, gumawa ng si Flipper ng 1,000 type 1,000 counts of tax evasion kasi 1,000 TCT yun eh. Okay? Si owner naman, gumawa rin ng 1,000 tax evasion para sa value-added tax. Kasi mali yung binayarang tax, 6% capital gains tax. Hindi siya nagbayad ng value-added tax. So, 1,000 rin yun. Hindi siya nagbayad ng income tax. Eh di 1,000 counts din yun. So ilang counts na? 2,000 counts para sa owner. O para naman dun sa Flipper, meron na siyang 1,000 count ng tax evasion because hindi niya dineclare yung 900 million na kinita niya sa 1,000 titles, TCT. At kung nagbigay naman siya ng commission, 10% sa kanyang agent, katulad dito, nagbibigay siya ng 10% commission sa agent na to. Hindi siya nag-withheld ng expanded withholding tax. Wala. Di kung 1,000 yan, di 1,000 rin yung 1,000 titulo yan, di 1,000 rin yung hindi niya withheld na tax dun sa ahente. At kung meron siyang 5,000 na ahente na dapat siya mag-withhold every month for the next 12 months, hindi niya ginawa. Di meron siyang problem. So, tax evasion din ho yun. So, napakadaming tax evasion na nangyayari
sa flipping of title. Actually, usong-uso din to sa United States of America. Kaya lang, sa kanila, maganda ho yung processing. Dito sa Pilipinas, nakakatakas. Despite na mayroon hong mga safeguards ng BIR. May connivance minsan ho kasi sa loob ng Revenue District Office. Lalong-lalo na ho yung mga na-assign sa Officer of the Day dahil wala ho silang kakayanan na i-follow up o i-monitor kung ilang sales na ang nangyari sa isang owner ng isang lupa na walang alam na yung kanilang tinuturo ng flippers sa kanya ay contrary sa tax code. O kaya mag-ingat kayo mga owners ha, kapag ganito nangyayari, kumonsulta muna kayo bago kayo pumalaot, maganda magkaroon kayo ng pera sa tamang paraan. Kasi naaapakan ninyo yung karapatan ng BIR. Ayaw ng BIR na maapakan siya. Kailangan kasama lagi siya sa transaction. Okay? So may mali sa ginagawa ho. So ano mangyayari? Kasi meron tayo rito ng kaibigan na sasabi, ano pwede natin gawin dito, sir? Ha? Ang una-una natin gawin dito, eh hindi nga nag-declare ng income. Okay? Yung flipper. Eh di mag-declare ng income yung flipper. I-amend niya yung tax return niya. Okay? Kung nakapag-file ng tax return, ano-ano yun? 2550Q at saka 1701 or 1702 kung korporasyon. 1701, alam mo naman yung kung yan ay individual. Kung hindi nag-file at wala pa namang letter of authority na re-receive yung iyong kaibigan, edi mag-file. Yun lang naman ang sagot dun eh. At mag-declare ng tamang buwis. Walang shortcut. Walang shortcut dito. At kayong mga owner, kung ganito ang transaction ho ninyo, owner of lands, kung ganito ang transaction ho ninyo, mag-ingat ho kayo. Kasama na ho kayo sa listahan ng BIR na makakasuhan kayo ng tax evasion. Ano dapat gawin ng mga owners ng land? I-amend nyo na ho yung mga tax return na na-file ninyo. Kung nakapag-file kayo. Kung hindi naman nag-file, again, mag-file lang ho kayo. The problem is, hindi kayo registered sa BIR. E di magpa-late registration action kayo sa BIR. Magbayad kayo ng buwis. Then, tsaka kayo mag-file ng mga important BIR forms. Ganun lang ho yun, sir. Okay? So, mga kung kailangan ho ninyo ng tulong, andiyan dyan ho yung kasama, mga kasamahan kong tax specialist na pwede kayong tulungan. Okay? Para sa mga karagdagang impormasyon, panoorin po ninyo ito. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na! Tawag na! Call na! At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you mga minamahal kong ka-taxpayer for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.